Guys, welcome back po kami, May 09. Kasi share ko lang sa inyo itong aking na-encounter. Meron kasi ako na-encounter online na scammer. At ito pa ang notification na aking natanggap. Ang sabi dito ay to all the loan seekers in looking for a reliable and a legitimate company. Ayan, ano? This is to inform you all that we offer all kinds of loans as low as interest rate of 3%. Contact us immediately to begin your loan registration and obtain your approval within 24 hours or less. And you can also, alam nyo guys, sa una, kung talagang naghahanap ka ng mahihiraman talagang ingat kayo, no? Kasi marami pong scammer, no? Ito, sinubukan ko lang naman ito kung talagang legit itong isang to. At nung natunugan ko na mukhang scammer ito, napag-trip ang kumpaasahin ito. Tingnan natin, ito po yung kanyang ginamit na profile, no? First, past credit loan. Check natin yung kanyang profile. Ayan, nung pag-check ko pa lang dito, napansin ko na halos walang laman tong kanyang profile niya, no? Past credit loan, financial service, Ayan, February 21, bago lang itong ginawa itong profile niya na ito. At halos wala na malaman. So, nagduda na agad ako dito. Meron po kami nga naging mga pag-uusap online. So, at ayan po ang isi-series ko sa inyo. No? Napagkatawa ko kasi pag-tripan ito . Ito kasi mga scammer ito. Sigurado po ang scammer ito . Yan, marami po nga naloloko kasi itong mga to. So, dapat mabigyan ito ng leksyon. Meron na po kaming pinaasa din noon na alam namin scammer yung naghihingi ng loan. Pinaasa namin galit na galit . Ito pangalawa ito. Pero ngayon hindi tawag kundi sa chat. Ayan. Ito po ang sabi niya. Meron na una kaming pag-uusap pero ito na lang yung nandito . Note that you are going to pay for the insurance charge of your loan before we can transfer your loan. Okay. Sabi ko how? No. Ayan ang sabi niya . The insurance charge is for a securement of your loan. Okay. No, talagang mapapaliwala ka dito . Are you willing to pay for the insurance? Sabi ko, how to pay na lang, no? No. Reply siya, how? Are you willing to pay for the insurance charge of your loan? Sabi ko, how? You are going to remit the insurance payment. Are you ready to pay it now? Sabi ko, please explain after the payment. What's next? Give me the reference number. Ayan, so pinapaasa na natin siya. Sabi niya, after the insurance payment is done, we are going to transfer your loan to you immediately. Okay. Ayan, no? And what reference number are you talking about? So, hindi niya alam yung reference number. Doon pala magdududa ka rin. Sabi ko, my gosh, reference number so I could pay the insurance. Why you didn't know that? Sabi ko. Nag-reply siya. You didn't ask how much it. You're looking for the reference number. Diba? Sabi ko naman, you're the one who should give all the information. How can I pay the insurance? I need direct answer and complete details. Nag-reply siya nung linggo na . Hindi araw-araw, hindi tuloy-tuloy yung reply nito . May pagitan ng isang araw . Sabi niya, do you want details where you will pay the insurance charge of your loan? Ayan yung amount binigay niya na. The insurance charge is 11,000 peso only. Sabi ko, yes. Grabe, no? Kaya nga manghihiram . Di ba? Kasi kailangan mo ng pera, di ba? Tapos sisingiling ka ng ganyang kalaki nga for insurance lang. So, halatang kung ito guys, scammer. Ayan yung aming iba pang pag-uusap. Sabi niya, I hope you are not here to play. Ako pa ngayon yung pinagdudahan niya, no? No. So, I'm applying for a loan, sabi ko. If you send you the details, are you going to transfer the money? Sabi ko, yes, because I'm applying for loan. No. Do you have the 11,000 peso with you there? Sabi niya, yes, I have, just to qualify for a 50,000 loan. Sabi niya, okay. Ayan, so mukhang nagkakaigihan yung aming nga ako dito. Mukhang sa tingin niya, mapapabayad niya ako, no? No. Sabi niya, are you... Ayan, how can I transfer the
true Western yun, sabi niya. I see, sabi ko, give the details. So tomorrow, I will go to Western. Sabi niya, okay. Kindly wait. I will get back to you soon. Okay, kindly wait. Ayun yung sabi niya. Kinabukasan, Lunes, na nag-reply na siya. Sabi niya, no problem, madam. Nag-follow up ako Tuesday na. Ayan, oh. Tuesday, nag-reply siya. Good day, applicant. Sorry for the late response. May mga palit-late pa to, no? I was in the house, something. Sabi ko, I'm waiting for instructions. And Martes ng hapon, sabi niya, nag-reply, okay, please kindly wait. Are you sure you are going to remit the insurance charge of your loan? Sabi ko, yes, sir. Maiksi lang ang mga reply ko, pero sigurado, no? Hold on, please, sabi niya. Nag-hingi ako ng update, sabi ko, update, please. It's already night over there. So you cannot transfer the insurance charge at this moment. Yan. Medyo nagpapakipot pa tong scammer na to eh. Sabi ko, there is 24 hours money transfer open. Western Union, sabi ko, yes. Sabi niya, okay, no? Yan, Martes. Below is the Western Union details. Get back with the payment receipt. Pareceive ka pang nalalaman na. Receive a first name, Kingsley Akinua. Yan, Kingsley Akinua. Unique yung pangalan nito. Receiver last name, Usaze. Receiver country, Italiano pala ito guys na scammer eh, no? Receiver city, Monza. Receiver phone, nagbigay pa siya ng phone niya. International eh. Remit the insurance payment through this name. Okay. Hindi agad ako nakapag-reply dito eh. Tapos yan, sabi niya hello. Ayan, syempre guys, no, umaasa yan na mapapabayad niya tayo sa kanyang pang-i-scam ng kanyang kalokohan. At pag nag-reply pa ito guys, siguradong dudugtungan ko pa ito eh. Talagang papaasahin ko siya doon sa abot ng aking makakaya hanggat sa malaman niya na siya ay nai-scam ko na rin, no? Dahil sa kanyang kalokohan. So ingat po tayo guys sa mga gantong mga pang-i-scam, lalo na sa mga online na yan. Ingat po tayo. Meron pong mga legit na yan, yung mga loan eh, meron yan. Marami po yan, no? Pero ngayon nga lang, malalaki ang mga interest niyan. So, nasa sa inyo po yan, di po ba? So, ay guys, ang content lang natin ngayon. So, na po guys, masanay kayo na paminsan-minsan igagawa kami ng ibang mga content, no? Sana support nyo pa rin kami kahit hindi coins ang ating content. Kasi yan naman po talang aking pinagsimulan eh. Mga tutorial, mga vlog, di po ba, mga mukbang. Nakilala lang kasi ang aming channel sa mga coins. So sana kapag hindi coins ang aming content, andyan pa rin kayo para i-support po kami. So kasama naman po kasi yan, yung paminsan-minsan meron tayong ibang napagkakalibangan. So maasa po ako na support niyo pa rin kahit na hindi coins ang ating content. So ayan, maraming salamat po. At kung bago ko pa lang sa ating channel, please subscribe at join sa ating membership. Ayan. Until next time guys, abangan niyo po yung content natin sa coins. God bless you all po. I'm out.